Wednesday ako naluwas, pero today, luluwas ako ng Thursday na ako luluwas. Kasi, ipupuntahan ako sa Wednesday. Paag! Ano nga ba ang live selling? In my own understanding, live selling is a way on how you sell and purchase a product through online during demo. Okay? Meron tayong code na sinasabi or sinasabi si seller while selling his or her product. Yung code na yun is mine plus code then plus price. Yun, sa ganitong paraan ng pagtitinda through live selling is mas madaling makapagbenta ng produkto during demo kesa sa traditional way, which is yung mag-upload tayo sa Facebook, upload natin isa-isa yung item, titingnan kung sino yung kukuha or bibili ng product. Unlike ng ating during live, on the spot, pwede na nilang ma-mine agad yung produkto na ibinebenta or idinedemo mo. Magbibigay ako ng 8 tips on how you will start your online live selling. Number 1 rule is know your product. Kailangan alam mo yung produkto na papasukin mo, alam mo yung items na ibebenta mo, bago ka mag-start ng iyong pagtitinda, dapat aralin mo muna siya through pwede kang tumingin sa mga ibang kapwa seller mo, kung mabenta ba yung ganitong produkto, kung in ba to ngayon, kung magkano ba ang puhunan, at kung magkano yung posible mong kitain. Number 2 rules, set your budget. Okay, bakit set your budget? Siyempre, dun babase sa budget mo yung papasukin mong produkto. And for me, in my own experience, nag-start ako sa maliit na puhunan. Why? Kasi kakapain mo pa yung negosyo na papasukin mo. Huwag kang mabubulag sa ibang kapwa-seller mo na big time agad. Hindi naman nila yung tinrabaho ng isang araw lang, isang linggo lang. They work hard para ma-earn nila yung ganon karaming buyer. So for me, ang second rule natin is set your budget. And much better kung maliit muna yung budget na i-invest mo, and kapag bumalik na yung puhunan mo, saka ka pwede ulit mag-invest na mas malaki dun sa starting na puhunan mo. Third rule. For me, ang third rule ko is find your own supplier. Okay, bakit find your own supplier? Kasi dun magsisimula yung business natin eh. Kung alam na natin yung product natin, may pera na tayong pagsisimula ng ating puhunan, kailangan natin makahanap ng reliable supplier. Yung mapagkakatiwalaan natin, mas maganda yung magiging supplier natin is under COD. Kung hindi naman, kung kaya nyo namang sa mga bodega, ayan, maraming bodega dito sa Manila, ayan, Visayas and Mindanao, hindi ko sure kung ano yung mga bodega nila. Much better is direct bodega tayo. Kapag direct bodega, mas mura yung kuha natin and mas sure tayo na iwas bogus. Okay. Fourth rules. Okay, for me, ang fourth rules natin is essential tools. What is essential tools? Ito yung mga bagay na kailangan natin during live selling. First, internet connection. Siyempre, napakahalaga niyan. Paano tayo magtitinda ng live kung wala tayong internet connection? Okay? Pangalawa, cellphone. Cellphone gagamitin natin during live. Mas maganda. Much better kung dalawang phone natin. Yung isang phone natin for sharer. Para makapag-share tayo sa mga iba't-ibang groups. Ayan. Gamitin natin yung isang phone pang-share. Yung isa naman, pang-live selling natin. Pentel pen at paper tape. Sulat ng pangalan na ididikit sa plastic or yung iba naman is sa item. Ayan. Then, itong plastic para lagayan ng mga product na binili sa atin ng buyer. And, book. Para dito natin ilalagay yung
mga order ng buyer natin. Ayan, yung mga details nila. Ayan, lahat-lahat. Dito natin yan ilalagay. And, nasa ng ball pen. At itong ball pen. Ayan. Ball pen sa items. Ayan ang ating fourth rules. Mga kailangan natin bago tayo mag-start ng live selling natin. Fifth rules. Set your own rules. For example, pay tomorrow, ship tomorrow. Means, kailangan magbayad ng buyer mo bukas at bukas mo din ipapadala yung items nila. Yung iba naman is 1 to 2 days reservation. And then, may araw na kung kailan ipapaship yung item. And meron naman 1 week reservation. Depende po yun sa inyo. Lalo na kung maliit lang yung puhunan natin pinapaikot, much better pay tomorrow, ship tomorrow para mas mapabilis natin yung pagpaikot ng pera natin. Para mas ng negosyo. Once na hindi kasi tayo nag-set ng rules, maraming pasaway din na buyer na hindi agad-agad nakakapagbayad ng payment. Kaya tayo nag-set ng rules para hindi tayo maghintay ng matagal, hindi matulog yung ating puhunan. Kapag ganun naman, halimbawa, 1 to 2 days reservation lang, pero ang buyer mo eh next month pa magkakapera, is kailangan kausapin mo siya ng mabuti, ng maayos, na hindi po pwedeng ganun, na kailangan mong i-cancel yung product niya kasi pinapaikot mo lang yung pera. Yun yung mga sample situation, yun yung isa sa mga situation na iniiwasan natin, is yung matengga sa atin yung item, tengga rin sa atin, pati yung puhunan natin. Hindi natin agad mapapaikot at hindi rin tayo agad makakabili ng panibagong bulto or product na ibinebenta natin. 6 rules, mode of payments. Ito yung way or ito yung process kung saan magbabayad ng order sa inyo si buyers. Halimbawa, they can pay through GCash, Paymaya, Coins, Palawan, Cebuana, ML, through banks like BPI, Union Bank. Ayan yung mga samples ng mga remittances. Ayan. Yan ang example ng mga remittances kung saan sila po pwede magbayad. Pero depende nyo sa inyo. Kung ano yung mga remittances na pwede nyong sabihin sa inyong mga buyers. The more, the merrier. Mas marami silang options. Kaya mas maganda, mag-set kayo ng kahit mga 3 to 5 na payments options para mas madali din sa inyong mga buyers. 7th rules. 7th rules natin is courier. Napakahalaga nito. Courier, ito yung nagdadala ng item natin papunta sa ating buyers. Kailangan reliable, trust yung courier na pipiliin natin. And at the same time, syempre kailangan mas mura. Kasi the more na mataas din yung courier, minsan may mga buyer na umaangal sa taas ng shipping fees. Kaya as a seller like me, naghahanap ako ng mura na courier. For now, ang ginagamit ko is Flash Express, which is every Friday ako nagpapaship kasi 80% off sila every Friday. Maraming courier na mapagpipilian. Merong JNT, Flash, JRS, LBC, ayan, mga sample couriers na pwede tayong magpaship. Ayan. Napaka-importante po yan. Number 8 rules is trust. Kailangan mabuild yung trust ng ating mga buyers. Kailangan mapagkatiwalaan nila tayo. Kasi yan yung napakahirap na hanapin sa ibang seller. Merong mga seller kasing scam eh. Yun yung iniiwasan ng mga ibang buyer. Kaya yung ibang buyer natatakot silang bumili sa atin. Kasi merong mga ibang seller na hindi honest. Kaya minsan iniintindi ko, okay lang po na iintindihan ko kayo kung hindi nyo ako mapagkakatiwalaan. And kung ganun man ang nangyayari, much better maghanap tayo ng mga courier back tayo sa 7 na merong under COD like Lalamove. Yan, kung around Cavite, Bulacan, Manila, and some part of Laguna na under ng COD Lalamove, ayun, mas magandang i-option nyo sa kanila kung wala pa silang trust sa inyo.